So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan isang panibagong update na naman ng ating hatid mga bro patungkol na naman sa mundo ng PBA, especially dito sa team pa rin ng Northport Batang Pierre sa team ng NLEX Road Warriors, Meralco Bolts at San Miguel Beermen. Tara nga't alamin at pag-usapan natin yan. Pero bago nga lahat ay huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. So nung nakaraang video nga natin mga bro ay napag-usapan natin itong isang rookie ng Northport Batang Pierre na si Renzo Subido na kung saan binigyan nga ito ng 1-year rookie contract. Matapos yun ay agad na isinunod naman itong isa pa nilang rookie na nakuha nila sa first round ng PBA Rookie Draft 2019 bilang 8th overall pick na si Sean Manganti. Binigyan ito ng 2 taong kontrata ng Northport Batang Pierre kahapon dahil alam nilang mapapakinabangan nila ito, hindi lang dahil sa bata pa ito na may height na 6'5", kundi pati na rin dagdag firepower nga ito ng Northport Batang Pierre, lalong-lalo na with his slashing ability at outside shooting katulong itong sila Kevin Ferrer at Garbo Lanete. At mula pa rin sa Batang Pierre mga bro, matapos makuha ng Northport Batang Pierre itong si LA Revilla at Ray Guevara, kapalit ni Sol Mercado para sa Phoenix Fuel Masters ay agad din pinakawalan itong si Ray Guevara na sa ngayon nga ay nagtatryout naman sa team ng San Miguel Beermen. Sa ngayon ay maraming player nga nagtatryout sa panig ng San Miguel Beermen. Bukod nga kay Ray Guevara ay sumusubok din na makakuha ng slot itong ex-Blackwater Elite na si Jello Alulino, ex-Magnolia Hotshot Bambam Gamalinda, at itong mga rookies na sila Wendell Comboy, Von Tambiling, Daniel De Guzman, at itong mismong draftee ng SMB na si Travis Thompson. Isa na rin sa dahilan kung bakit dagsa nga nagtatryout sa team na ito dahil winave na nga mga bro itong 3 veteran player na sila Billy Mamaril, Chico Lanete at itong si Ronald Tubid, at nilagay naman sa reserve list itong si Yance De Ocampo. At mapunta naman tayo sa team ng Meralco Bolts na kung saan matapos ngang matalo sa katatapos lang na Governor's Cup kontra sa crowd favorite team na Barangay Ginebra ay nagtamu pa ng lateral meniscal tear itong kanilang legitimate center na si Raymond Almasan. Ngunit kahit ganun nga nangyari kay Almasan mga bro, ay binigyan pa rin ito ng tumataginting na 3-year maximum deal extension contract dahil alam nilang isa itong malaking bahagi ng kanilang roster, averaging 18 points per game, 11 rebounds per game at 2 blocks per game. Ngunit dahil nga sa injury nito ay kinakailangan itong mag-undergo ng surgery at asahang hindi agad ito makakalaro sa early part ng susunod na season ng PBA na All Filipino Cup na mag-uumpisa sa March 1. Samantalang itong kanilang import naman na si Alin Durham mga bro, matapos muling mabigo sa pinaka-asam-asam na kampyonato para sa kanyang team dito sa Pilipinas, ay susubukan namang hanapin yon sa bansang Korea matapos tanggapin ito ang offer ng nasabing bansa na naunang ofera naman itong import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee. At mapunta naman tayo dito sa kanilang sister team na NLEX Road Warriors na kung saan itong veteran player nga na si Darak Asitaulaba mga bro ay asahang makikitang muli sa susunod na season ng PBA na ayon yan mismo sa kanilang head coach na si Coach Yeng Yao. Sa ngayon ay ine-evaluate pangaraw nila ito kung bibigyan ito ng kalahating taong kontrata or isasagad na nila sa 1 taon. Kaya naman sa pagbabalik ngang muli ni Darak Asitaulaba sa susunod na season ay bubuo ito ng panibagong history na kung saan sa edad nga na 46 years old mga bro at bilang 21st season niya na ito na naglalaro sa mundo ng PBA ay pumapangalawa na ito ngayon sa pinaka-oldest PBA player sumunod kay the legend Robert Jaworski. Kinakailangan pangaraw itong si Asitaulaba sa kanilang team ngayon upang makita or maging inspiration ng kanilang mga big man na sila Raul Soyud, Poy Eram at itong kanilang bagong rookie na si Will Macaloni. At mapunta naman tayo dito sa isa pang NLEX Road Warriors player na si Jericho Cruz na kung saan balita nga na isa ito sa mga napili ng Guam National Team sa 24-man pool na maglalaro sa darating na 2021 FIBA Asia Cup Qualifier kontra sa Hong Kong at New Zealand. Kasama niya nga doon ay itong kanilang naging import noong 2019 Commissioner's Cup na si Curtis Washington. Sa ngayon ay under negotiations pa rin ito sa panig ni Jericho Cruz kung bibigyan ito ng go signal ng kanyang mother team at ng kanyang manager upang maglaro ngayong darating na February sa FIBA Asia Cup Qualifiers para sa national team ng Guam. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.